Sino dito sa inyo, sino sa inyo dyan yung gusto mo mabaliw sa'yo yung partner mo? By the way, disclaimer lang ha, hindi perfect ang relationship namin. Sa 8 years ng aming relationship ng aking fiancé na si Grace, ay hindi pa kami nagkaroon ng gaaway pagdating sa selosan. What? What the fuck? Hindi kami nagkaaway. Never. As in, never, at least once, never. Never kami nag-away. Sino yan? Sino yung kausap mo? Sino yan? Never kami na ganun. And never din kami na nagkaroon ng, alam mo yun, yung ginagawa typically ng mga mag-jowa. Ewan ko, nakikita ko to sa iba eh. Pero never namin tong ginawa, yung kukunin yung cellphone, tapos babasahin yung mga messages, diba? Or alam niya yung password ng Facebook ko, tapos alam ko yung password ng Facebook niya, tapos tinitingnan namin kung sino yung kachat, diba? Never kong ginawa yun. Hindi ko alam sa kanya, pero ako never kong ginawa yun. Okay? So, yun yung isa, ilan sa mga bagay na kaya kong ipagmalaki sa relationship namin. Never kami nagkaroon ganyan klase ng pag-away. And bibigyan ko kayo ng mga tips dito sa video na ito kung paano namin yung nagawa. Kasi 8 years, hindi tsamba yun. Never eh. Di ba? Hindi tsamba yun na never na nagkaroon ng ano, ng pag-away pagdating sa selosan. 8 years? As in never, zero, nada, none, wala. So, hindi tsamba yun. So, merong formula, meron kaming ginagawa. Pero ulitin ko, disclaimer ko lang para sa inyong lahat na hindi perfect ang relationship namin. And naniniwala ko, walang kahit na sinong merong ganun klase ng relationship. Na perfect, na masaya lang, everyday, happy-happy, palaging kinikilig. Wala, walang ganun. Kasi naniniwala ko, love is teamwork. Okay, love is not, supposedly not just a feeling. Love is work. Teamwork. Trabaho, tinatrabaho. Okay, winna-work out yan, ini-improve, no? Inaalagaan, hindi yan basta-bastang feeling lang. Na isa sa mga reason kung bakit nakikita ko maraming mga naghihiwalay ng mga couples, especially mga kabataan, na kasi akala nila, pag nawala na yung feeling ng love, di ba, hindi na dapat ituloy yung relationship. Kasi yung relationship nila is, ang pundasyon lang is yung feeling, na masaya, na kinikilig, lahat yan, nasa simula lang ng relationship. Stage 1 lang yung feelings. Okay, kaya pares kayo dapat nag-work. Hindi pwedeng 50-50. Hindi pwedeng 50% niya at 50% mo. Dapat 100% niya at 100% mo. So, ngayon, pag-usapan na natin yung tatlong powerful tips. Paano nyo mapapatatag ang relationship nyo? Okay, so, tip number 1 is kailangan mong i-provide ang love language ng iyong partner. And kailangan mo rin yung ma-receive. Kaya sabi ko, teamwork. Ito ha, hindi ako naniniwala pagdating sa couples, hindi ako naniniwala sa unconditional love. What? Bro, what are you talking about, man? So, sa ngayon, pero siguro in the future, baka magbago, pero ngayon hindi. Para kasi sa akin, ibig sabihin ng unconditional love is mamahalin kita kahit wala akong nare-receive. No? Mamahalin lang kita. Kasi para sa akin, hindi nag-work yan sa relationship. Sa ng mag-asawa or ng couples. Siguro sa parents. Pwede. Pag parents, di ba? Mamahalin mo yung anak mo kahit hindi ka mahal. Well, alam yan ang mga nanay. So, yung mga nanay ang mas nakakaunawa dyan. Kasi katayong mga kalalakihan, never naman tayo magiging nanay. Yan ngayon palagi sinasabi sa akin ng nanay ko eh. Never ka naman magiging nanay kaya hindi mo maiintindihan. Which is tama naman talaga siya. Hindi ko maiintindihan kasi never ako magiging nanay. Pero pagdating sa couples, hindi ako naniniwala sa unconditional love na dapat mahalin mo lang siya ng walang hinihinging kapalit or walang binabalik sa'yo. Hindi ako naniniwala doon. Kasi kung ganun lang rin naman, hindi dapat kayo couple. Diba? Kasi you can love from a distance. Diba? Kahit wala siya sa'yo, mahal mo pa rin siya. That's unconditional love. Walang kondisyon. Hindi kailangan na maging tayo para mahalin kita. Mga bobo! Tama, correct or right? Agree ka ba o sangayon? So pagdating dito sa sinasabi ko sa tip number 1, kailangan i-provide mo yung love language ng partner mo and at the same time, kailangan ma-receive mo rin yung love language na kailangan mo. Kasi sinasabi ko kanina, diba, teamwork. 100% niya at 100% ng effort mo. Kapag hindi mo na ipoprovide yung love language ng partner mo and vice versa, hindi niya na ipoprovide yung love language niya, dito mo maririnig or mababanggit yung mga kataga, nasikat na mga kataga. Ginawa ko naman ang lahat. Bakit parang hindi mo nararamdamang mahal kita? Narinig mo na ba yon? Or nasabi mo na ba yon? Ginawa ko naman ang lahat para sa'yo.
Bakit pakiramdam ko hindi mo na-appreciate? Ah, di ba? So, narinig mo na ba yan? Or nasabi mo na ba yan sa partner mo o kahit na sinong tao? That is because hindi mo na ibibigay yung love language niya or hindi niya na ibibigay yung love language sa'yo. So, pwedeng mo rin sabihin na hindi ko maramdaman yung pagmamahal mo, although sinasabi nung kapartner mo na binigay na niya lahat, ginawa na niya lahat, di ba? Pero sinasabi mo na hindi mo nararamdaman kasi nga iba yung love language na binibigay niya sa natatanggap mo, no? Hindi yun yung love language mo, hindi nagmamatch. Kumbaga parang anong nangyayari, tayo Tagalog, di ba? Ako Tagalog, nakikipag-usap ako sa French. Nagsasalita siya ng lingwahe niya, nagsasalita ako ng Tagalog. Hindi kami magkaintindihan. Di ba? Hindi kami magkaintindihan. So parang ganun yung love language. Kaya sa tinawag na love language. Okay? So, 5 love languages. Number 1 is acts of service. No particular order. Number 2 is receiving gifts. Number 3 is physical touch. Number 4 is words of affirmation. And number 5 is quality time. So yung mga love languages na yan, iba't iba yung love languages na pinaprovide natin. And most of the time, ay yung love language natin, yun din yung ibinibigay natin sa ano natin, sa kapwa natin. Most of the time, hindi sa lahat ng oras, yung love language na gusto natin ma-receive, yun yung binibigay natin. Tip number 2 para sa matatag na relationship. Ito medyo unconventional. Ewan ko kung narinig nyo na to sa iba. Pero isa sa mga major realization ko to kasi sa dami ng mga nakikita ko rin kasi yung mga issue ng mga influencer paminsan-minsan. And every time kasi nakakita ko ng ganun, nakakakuha ko ng lessons. So number 2 is choose your friends wisely. Ito hindi lang naman to talaga nag-a-apply sa relationship. Sa lahat ng areas ng buhay mo, nag-a-apply to. Piliin mo ng mabuti kung sino yung ginagawa mong kaibigan. Piliin mo ng mabuti. Kaya alam niyo, natutuwa ako kay ano, kay sa aking matalik na kaibigan na si RTD. So ewan ko kung kilala niya siya, si Real Talk Darbs. Diba kasi nagkakilala kami last October, last year. And natutuwa ako kasi ang dami naming similarities pagdating sa principles. And nabanggit niya sa akin na talagang pinipili niya na mabuti yung mga kaibigan niya. And sabi niya na isa ako sa mga kaibigan niya. Kaya natouch ako. Diba? So pagdating sa friends, kailangan... Hindi yan paramihan ng kaibigan. Paramihan ng quality na kaibigan. Piliin mo na mabuti kung sino yung mga magiging kaibigan mo. Ano kinalaman nito sa matatag na relationship? Kasi ganito, kapag nagkakaroon madalas, ewan ko kung na-experience na to or nakita nyo to sa iba, kapag nagkakaroon ng pagtatalo ang mag-partner na hindi nila nasosolusyunan or hindi nila naaayos sa pamamagitan ng pag-uusap nilang dalawa, most of the time ganito yung nangyayari. Either si lalaki or si babae or both, pupunta sa mga kaibigan. Tapos doon maglalabas ng sama ng loob about sa partner nila. Tapos, syempre, yung kaibigan nila, bias. Diba? Kung hindi mo pinili ng maigi yung kaibigan mo, bias. Kasi ang alam lang niya yung side mo. Pero hindi niya alam yung side ng partner mo. So, anong i-advise niyan sa'yo? One-sided, bias. Diba? Pero kung yung kaibigan mo, pinipili mo, ang advice na ibibigay sa'yo ng kaibigan mo, ng tamang kaibigan, ay ganito. Pag-usapan niyo na mabuti. Pakalmahin niyo lang muna yung sitwasyon. Huwag kayong magpadala sa emosyon niyo. No, pahupahin nyo muna yung emosyon, then mag-usap kayo. If talagang ang goal nyo is magkaroon ng strong relationship na nakita nyo yung sarili nyo na kayo na talaga sa isa't isa, pahupahin nyo lang muna, and then, tsaka kayo mag-usap. Pero kung yung mga kaibigan may advice sa'yo, naku, iwalayan mo na yan. No, now, minsan meron talagang mga ano, exception sa rule na to, meron din. Katulad na nabanggit ko kanina, pag sinasaktan ka na physically, big no-no na yan. Malaking ekis na yan para sa akin. Diba? Hindi na tama talaga yun. So, pero kung hindi naman ganun ka-extreme yung pinag-awayan nyo, nagtalo lang kayo, nagkaroon lang kayo ng disagreement, diba? Para sa akin, hindi dapat kayo pupunta sa mga kaibigan nyo para humingi ng advice. Unless yung kaibigan nyo na yan is merong magandang relationship sa partner. Alam nyo merong experience talaga pagdating sa relationship. Or si RTD, diba? Si Darbs, diba? Yung kaya talaga magbigay ng sound advice sa'yo, na alam mo makakatulong sa relationship nyo, pwede. Pero kung sasabihin lang sa'yo, nako bro or sis, hiwalayan mo na yan. Toxic, hindi yan para sa'yo. mali yung nilalapitan mo. Okay? So, very important na piliin mo na mabuti yung kaibigan mo kasi malaki yung influence nila pagdating sa relationship nyo. And finally, tip number 3 para sa matatag na relationship is umiwas ka sa mga bagay o senaryo o lugar na matutokso ka. Napakasimple lang nun. Pero mahirap gawin. Actually, yung sa iba para sa iba mahirap gawin yon. Personally, hindi mahirap para sa akin yun. Ang dali-dali para sa akin nun. Kasi busy akong
magpayaman. Busy ako na to pa rin yung mga pangarap ko. Busy ako sa mga goals ko. Kaya wala akong time para pumunta sa mga lugar na matutukso ako. And aware ako dun eh. May kasabihan nga, di ba? Prevention is better than cure. So may apply mo rin siya dito. Kaya hindi mo pwedeng gamitin sa mga kalalakihan, even sa mga kababaihan. Hindi nyo pwedeng gamitin yung excuse na natukso ka. Huwag ako. Pinili mo yun. Pinili mong matukso. Huwag mong gagamiting excuse yan para iligtas yung sarili mo. Kasalanan mo yun. Kasalanan mo yun. Kasalanan mo yun. Pinili mong matukso. For example, pumunta ka sa bar, may kapartner ka para maglasing, maglabas sa sama ng loob mo, tapos merong matutukso ka sa ibang lalaki o ibang babae. Tapos sasabihin mo natukso ka? Sino ba in the first place ang nagdesisyon na pumunta doon? Hindi ako galit, nagpapaliwanag lang. Kaya sinasabi ko sa iyo yun. Another example, maraming ways eh para matukso ka. Mga kachat mo sa social media. May mga kachat mo sa social media. Di ba natukso ka? May nakachat ka na nagkain labang kayong dalawa, may kapartner ka. Mali ka niyan! Mali ka niyan, kapatid! Di ba sasabihin mo natukso ka? Di ba? Sinong nagdesisyon na i-accept yung friend request noon at sumagot sa message noon? Nung lalaki or babae na yon? Sinong nagdesisyon? Nagising ka na lang na naglalandian na kayo? Gago! Nang wala kang kamalay-malay? Di ba? So nagigets nyo? Ikaw ang nagdesisyon noon. Intentional yon, hindi yun aksidente. Kaya wag mong palalabasin na aksidente. Kasi ikaw nagdesisyon na magpatukso. Tama, correct, or right? Agree ba kayo or sangayon? Kaya iwasan mo yung mapunta ka sa mga sitwasyon na matutukso ka. Gusto mong magnegosyo pero hindi mo alam kung paano ka magsisimula? Meron akong ginawang free video tutorial kung saan ituturo ko sa'yo kung paano ka makakapagsimula ng iyong online negosyo. Ang kailangan mo lang gawin ay pumunta ka sa aking website www.carlserrano.com. So once again, that is www.carlserrano.com. Enjoy learning!